Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglisya lalang ni Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo pong lahat ay lumuhod at ating dasalin ang Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay.
Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaluban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhing mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, ipanalangin mo kami. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis humimlay. O Jesus, kailanmay di mo kami pinabayaan. Kailanmay di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos Anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasiya mong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alab sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming mahalas, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay.
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay Biyernes sa 5th linggo sa panahon ng Kwaresma, huling Biyernes bago tayo pumasok sa mga mahal na araw. Ang katotohanan ay hindi madaling tanggapin. Ito ang pagpapahayag na nais ihatid sa atin ni Jesus sa ating pagbasa. Hilingin natin na sa pakikinig natin ng mabuting balita ng katotohanang kanyang daladala ay buksan nawa natin ang ating mga puso at yakapin ito ng lubusan. Kaya sa maraming pagkakataong iniahandog sa atin ang katotohanan, ngunit tayo nagiging bingi at bulag sa mga mabuting gawa ng Panginoon sa ating buhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming daan tungo sa Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming katotohanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinakasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, dinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Alwalhati at mapuri ang awit namin sa'yo, Jesus naming tagapagligtas. Sa aming pagbabagot pagsunod sa utos mo, kaming alaway maging alagad mo. Luwalhati, papuri, pagsamo, pagsisisi, luwalhati at papuri, biyaya, pagsisika. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ng sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayong nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyong akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook.
na noong unay pinagbibigyan ni Juan, nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit ang totoo, lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito, at dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid, lalo na sa lahat ng ating mga kapatid na nakikiisa sa banal na misa sa ating Facebook Live. Ang katotohanan ay may dala sa ating palaging mabuti at masama. Mabuti sapagkat nakatutulong tayo na guminhawa at makalaya ang kapwa natin, lalo na sa pagkaalipin ng mga makapangyarihan. Pero ang katotohanan din ang nagdadala sa atin madalas sa paghihirap, sa pagdurusa, o madalas sa kamatayan. Sapagkat ang katotohanan, ayaw nating tanggapin. Kaya nga maraming nagsasabi, sila ang tagapagdala ng katotohanan. Sila ang dapat nating pakinggan. Sila ang dapat nating i-follow. Pero mga kapatid, hindi lang sapat na tayo'y tagapagpahayag ng katotohanan kung hindi ito nauugnay sa ating buhay. Nagpapahayag ka ng katotohanan pero sa sarili mong buhay, sa iyong kapwa, hindi ka marunong magmalasakit. Nagpapahayag ka ng hustisya o ng kalayaan, pero sa sarili mong ginagawa, hindi mo kayang ipahayag. At ipakita ito sa iyong mga munting paggawa. Mga kapatid, tayong papasok sa ating mga mahal na araw ngayong Linggo. Oo, masakit sa ating hindi tayo magkakasama. Pero mga kapatid, ito'y para sa kabutihan natin, sa katotohanang ipinapahayag natin. Kaya nga minsan, kapag tayo ay nagiging tagapagdala ng katotohanan, maraming magre-react, maraming aayaw, maraming tataas ang kilay. Pero mga kapatid, panghawakan natin ang paalala ng Panginoong Hesus sa atin ngayon. Kung tayo ay sa Kanya, hindi tayo magagapi ninuman. Takpan man nila ang katotohanan, darating ang araw, ito ay magpapalaya sa ating lahat. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga kapatid, hindi lang sapat na ipinapahayag natin yung ating pananampalataya, yung katotohanang alam natin na nagpabago sa ating buhay. Sana ito ay umugnay sa ating ginagawa. Hindi lang ikaw ang Diyos sa sarili mo, tayong lahat ay isang komunidad na nagiging tagapagpahayag ng katotohanan sa iba. Kaya nga mga kapatid, hilingin nating biyaya sa Panginoon ngayong araw na ito. Mahirap man dalhin, mahirap man ipahayag, nawa ay magkaroon tayo ng lakas ng loob na maging instrumento ng Diyos para palayain ang kapwa natin, lalo na sa pagkakasala at kahinaan.
Kaya nga po ang dasal ko sa inyong lahat ngayong araw na ito, Panginoon, palayain mo ko sa buhay ng pagkakasala. Tinatanggap ko ang katotohanan at ang iyong awat pag-ibig para sa akin. Gawin mo akong totoong instrumento ng pag-ibig at kapatawaran sa iba. Amen. Magsitayo tayong lahat. Mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. At ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magbago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkos makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi na kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ibulong natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga personal na kahilingan at intensyon. Ipagdasal natin sa misang ito ang lahat ng ating mga kapatid na mga frontliners, ang lahat ng ating mga kapatid na mayroong COVID positive, ang kanilang mga pamilya, ang lahat ng mga pumanaw nating mga kapatid, itaas natin silang lahat sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ipinadala mo sa amin ang pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyong habang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo, yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, lupa na
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para sa ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pananagot pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming iniyahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang bayan ng Diyos na pinagbubuklod ng pag-ibig, ating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nang may kagalakan sa ating mga puso, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos, ito si Jesus, ang bugtong na anak ng Ama, ang katotohanan, mapalad tayong inanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiluhod at ating dasalin ang panalangin kay San Miguel Arcangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of Heavenly Host, by the power of God,
cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukon ninyo ang inyong mga ulo sa paggawad ng pagbabasbas. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba, palakasin ang inyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo at ipahayag ang katotohanan sa pamamagitan ng ating paggawa. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong, dahas laging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan.